papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, ano ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang? Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding yon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winawakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, "Amen,
ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit, pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkakatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang puan nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Propeta Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila sapagat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko iyong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sayo ay may takot. Maging iyong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng araling. Poon,
ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang tuok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigayon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lang. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng Major Basilica of St. Mary sa Roma. Sa dinami-dami ng mga sineselebrate natin, ito yung sineselebrate natin na hindi naman tao. Ang sineselebrate natin ay simbahan, Major Basilica. At for your information, 4 lang yung Major Basilica sa buong mundo. St. Mary Major na sineselebrate natin ngayon, ang St. Peter's Basilica, kung saan nandoon ang Santo Papa kapag meron siyang public address, St. Paul at ang St. John Lateran. Mga kapatid, ang tahanan ng Diyos, ang simbahan, ang structure na building ay laging simbolo ng kanyang presensya. Laging simbolo ng presensya at pagmamahal ng Diyos para sa atin.
Simbolo din ito ng kanyang pag-aalaga para sa atin. Pero ang isa sa pinakamahalaga na ginagampanan ng isang simbahan, ng isang tahanan ng Diyos, ay dito nangyayari ang Eucharistia. Dito nagiging tinapay na nagbibigay buhay ang ordinaryong tinapay. Dito natin tinatanggap ang katawan ni Kristo. At sa Eucharistia, meron tayong apat na aksyon na narinig din natin sa Ebanghelyo. At iniimbitahan tayo na i-apply at isagawa sa ating buhay yung apat na aksyon na ito. Ano yung apat na kilos na ito na narinig natin sa ating Ebanghelyo? Narinig natin, tinanggap ni Jesus ang tinapay at isda, nagpasalamat siya sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon, at ipinamigay. Gayon din naman yung naririnig natin, di ba? Sa Eucharistia, kapag ka-consecration, maririnig natin, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad. Sa buhay natin, mga kapatid, ito ay applicable din. Dahil tayong lahat, tumatanggap, nagpapasalamat, at nagpapamahagi. Mga kapatid, ang bawat biyaya natin na nanggagaling sa Diyos ay tinatanggap natin. Pero in fact, lahat ng bagay na meron tayo ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Diyos. Pwede nating sabihin na hindi naman. Diba? Nagpinagpagura natin yung mga bagay na meron tayo. Pinagpagura natin yung mga bagay na nakuha natin. Oo, meron tayong ginawa, nagtrabaho tayo, nagsumikap tayo, pero saan nanggagaling yung ating lakas? Saan nanggagaling yung ating kalusugan? Saan nanggagaling yung ating pagsusumikap? Lahat ng yan, nagmumula pa rin sa Diyos. Kaya tayo ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Pero sa ating pagtanggap, ano yung kasunod nito? Tayo ba ay nagpapasalamat? Baka naman kasi hanggang pagtanggap lang tayo at hindi na tayo marunong magpasalamat. Mga kapatid, maliit man o malaki yung mga bagay, yung mga biyaya na nararamdaman natin na ibinibigay ng Diyos, inaanyayahan tayo na laging magpasalamat. Laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay niya. At binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Kakaunti yung 5 tinapay at 2 isda. Pero naging sapat na yon para magpasalamat sa Diyos. Kaya kung ano man yung mga biyaya na meron tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Pangatlo, pinaghati-hati. Ang paghahati-hati na nakikita natin sa Eucharistia ay ang pagbabahabahagi mismo ng katawan ng ating Panginoon. Sa ating pagtanggap at pagpapasalamat, nawa matuto rin tayo na magbigay. Ang ibig sabihin ng paghahati-hati ng katawan ng ating Panginoon ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. At sana tayo din hindi lang hanggang pagtanggap, hindi lang hanggang pagpapasalamat, pero sana matuto tayo na magbahagi sa ating kapwa. Sabi nga, di ba? No one is so poor that he cannot give anything. And no one is so rich that he cannot receive anything. Walang taong sobrang hirap na hindi kayang magbigay. At wala namang taong sobrang yaman na hindi na kayang tumanggap. Kaya ang mensahe din sa atin, mga kapatid, kahit anong biyaya na meron tayo, kahit gaano man din ito kalaki o kaliit, inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo at ng ating Panginoon na matutong magbahagi sa ating kapwa. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ngayon, tumanggap, magpasalamat, at magbahagi. Ito yung aksyon na nakita natin o nakikita natin
tuwing umaattend tayo ng misa. Ito yung aksyon na narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. At nawa, ito din yung aksyon na mai-apply natin, maisagawa natin sa ating buhay. Pagtanggap, pagpapasalamat, at pagbabahabahag. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang amin tinapay o Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa panalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lang. Kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ng Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo
at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at bibig bago balister pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan
Panginoon Diyos nating lahat, tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating lahat. Pare na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devosyon sa Malapong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Tumulad po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang tambanan ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.